So, Chairman, yan yung pangamba ng ilan. Pagka sinabi ninyong wala ng lisensya, dineclare niyong illegal, ano yung next step? Meron ba kayong hinihinging tulong sa pulisya o sa NBI na ipadlock at kunin lahat ng mga dapat kunin, dokumento, gamit, isalba yung mga tao, Pilipino man o dayuhan, dito sa mga lugar na 250 ninyong sinasabi na illegal? Alam mo, Mama Lu, we have been coordinating at ang pinaka-lead agency yun, ang hensyang namumuno ngayon, dalawa yan, ang Department of Interior and Local Government dahil silang nakakasakop sa kapulisan. Correct? At ang PAOCTF correct. Na pinamumunuan ni Yusek Gilbert Cruz. Correct. Yan po ay talagang ang head niyan ay si Executive Secretary Bersamin. Sa operation, si Yusek Gilbert Cruz. Ngayon, kami po ay we have been closely been coordinating with them. We are giving the information as to sino nga ba yung wala ng lisensya. Updated po yan. Buong kapulisan updated na. Pero ang problema po, kulang talaga eh ang otoridad. Tulad ng PAO, wala pa pong diman po sila ron. Correct. E paano naman silang magkakaroon ng pagkakataon na imikot sa buong Pilipinas at magkaroon ng pagmomonitor o intelihensya? Okay, all right. So madaling sabi, Chairman, kahit po sabihin natin may total ban, wala na kayong lisensyang ibibigay, i-withdraw na lahat ng lisensya, pero meron pang 250 na walang lisensya na posibleng nag-ooperate underground. So ibig sabihin, hindi lang ito problema ng PAGCOR. Problema ito ng parang public order. Problema ito ng iba pang opisina, katulad ng kasama na yung mga local officials natin, yung immigration, at kung ano-ano pa hong grupo, no? Yung DILG. So paano ho yun? Hindi pala sapat na may ban ng POGO. Meron ho bang planong kumpleto? Alam mo, mamalu, yan ang aking pinangangambahan. Dahil ang paniwala ko, ma-execute man namin sa PAGCO, kasama ang DOLE, kasama ang iba't ibang departamento o ahensya ng gobyerno, masunod man namin ang kautusan ng Pangulo na totally ban all the POGOs around the country, malaki pong problema natin at ang magiging malaking hamon talaga sa local government units, sa otoridad, police authorities, sa ating pamalang kung paano matutugis itong mga nasabing sinara nating mga POGOs na ito. Yan ang magiging malaking hamon. Dahil sa paniwala ko po at paniwala rin ng marami, hindi na po babalik sa bansang pinanggagalingan nila yung mga yan. Lalo na doon sa isang bansa na alam natin na totally pinagbabawal ang pagsusugal. At kung ikaw ay makita o mahuling nagsusugal man lang, whether kahapon, ngayon o bukas, ang natitiyak ko, diretso ka sa kulungan doon. At mahuhusgahan ka doon. Eh bakit babalik pa sila doon? Eh makikipagsapalaran na dito yung mga yan.